Guys, kung mapapansin nyo guys, ako lang mag-isa guys. Napakadilim. Ayan. Diba? Word of wisdom ko ngayon sa inyo is, there are times na sa pinaka madilim na yugto ng buhay natin or pinaka mababang yugto ng buhay natin, usually mag-isa tayo. Pero yun lang yung nasa isip natin, na mag-isa tayo. But in the long run, mare-remember nyo na may mga taong nasa likod nyo pala, may mga taong inaalalayan pala kayo, may mga taong handang umalalay sa inyo na hindi nyo lang alam pagkat hindi nila din sinasabi. Pinapakita lang nila through action, through prayer. So what my point is, kung nandun kayo sa point na yun, is huwag mawala yung idea na, or huwag mawala sa puso nyo, sa isip nyo na hindi kayo nag-iisa. At the first place, hindi talaga tayo nag-iisa. Nandyan si Lord, nandyan yung community ni Lord, diba? So bakit day 2 pa lang nagja-jogging na ako? Bakit pangalawang araw ko pa lang is nag-grind na kaagad ako? Ayokong dumating sa point guys na lagpasan ako ng pangarap ko, or ako yung naghahabol ulit ng sobrang layo ng kilometro dun sa pangarap ko guys, diba? Kasi tagal na ako guys na nangangarap eh, hanggang pangarap na lang muna sa ngayon, diba? So inumpisahan ko yung day 2 natin, grind, para magtuloy-tuloy siya, magkaroon ako ng momentum na maituloy-tuloy ko siya all throughout ng pag-i-stay ko dito sa Bicol. Yung mga plano ko, plano namin ni Lord na gagawin ay matapos, diba? So mag-isa lang ako, hindi ko alam kung ano yung mangyayari dito sa akin dahil mag-isa ako. But if may faith ka sa ginagawa mo, if may faith ka sa kanya, kaya mo tong gawin. Kaya mo din tong gawin guys. Kaya mo tong gawin. Diba? Ngayon kung may mga taong gusto kang samahan sa saya at sa hirap, akayin mo sila. Isabay mo sila. Diba? Walang pilitan to guys. It's a matter of your choice. It's a matter of choice, di ba? Walang pilitan. Kung ayaw nila, hindi huwag. Di ba? So kung katulad ko kayo, na pagod na mag-isip, at hindi pa nakikita kung saan patungo yung mga ginagawa, maaari rin kayo magpahinga. Maaari din kayong mag-restart ulit. Maaari kayong panibagong buhay ulit. Diba? Diba? So, takbuhin ko muna ito guys. Pakala nyo guys, wala na akong workout dito guys. Kakaroon pa rin ako guys ng workout. Tingnan nyo to guys. Tingnan nyo tong clip na to guys. Let's go. Guys, pagpapatuloy natin yung pag-gym natin guys, no equipment man yan, kung ano lang yung resources sa paligid natin, yun yung gagamitin natin. At ang take note ha, alam ko nakikita nyo yung magiging negative or positive effect noon, kasi isipin nyo ay imbalance yung mga pinagbubuhat na ito, walang form. Okay, naiintindihan ko naman kayo, but for the meantime lang yan guys, for the meantime lang yan mga
workout na ganun. So dapat pagsikapin natin na at the time goes by, at the months goes by, at the years goes by, makabili tayo ng totoong equipment na magagamit natin all throughout the process natin sa fitness, di ba? Yun yung mga announcement ko ngayon. So, ito pa yung mga ibang clip, and then pagkatapos niyan, guys, pumunta ako sa sentro ng namin, barangay namin. Nag-shooting lang ako kanina. So ipapakita ko rin dito sa day 2 ko na vlog na i-upload natin, 'di ba? So ngayon ay day 2 ko na kasi dumating ako kagabi. That's the day 1, ngayon is day 2. So pangalawang araw ko na, guys. Kaya meron tayong may upload. Nakapag-edit na ako. 'Di ba? So eto na 'yon. Please guys, naumpisa na natin yung workout natin dito. Although alam ko, magtataka kayo, improper naman yung gamit mo. Bakit mga bato? Bakit ito? So yan lang yung meron tayo. Utilize lang natin kung anong meron tayo ngayon. And then, ang point ko lang is at least nakapag-start na tayo. Yun yung pinaka main point. At least nakapag-start ulit tayo mag-workout dito sa province, di ba? Alam natin, lagi kong binabanggit sa inyo, pinakamahirap is yung pag-start. Pag-start ng bagong habits, pag-start ng pag-workout. Yan yung pinakaunang mahirap gawin, yung pag-start, kung paano ka mag-start. And second thing is kung paano ka magiging consistent, di ba? So, yan dalawang bagay na yan, guys. Pag na-achieve nyo yan, nakapag-start kayo and din naging consistent din kayo, masarap siya sa feeling, fulfillment, and then mayroon kang sense of accomplishment every day na kapag ka nagagawa mo yun, mga habits na yun, like doing some sort of exercise, is maganda siya sa pakiramdam, guys. Gonna boost your mood, diba? So maraming mga positive effect siya sa katawan and sa karakter din ng isang tao. So yan, welcome kayo sa bahay namin. Ito yung panibagong journey ko dito sa amin, sa province. Ayan. Sarap sa shoulder. Mamaya, chest ako mamaya. Tulog pa yung mga boys. Yung iba may ginagawa na sa loob. Ayan yung munting bahay namin, guys. Right.
Tapos na yung nakapag isang chest, dalawa naman yung chest exercise natin. Tapos shoulder. Kanina is yung lower core saka legs. Kasi nakapag-jogging tayo, activation na yun ng core saka legs. So yan lang muna for today yung exercise natin. Kasi gusto ko mag-basketball. Kasi dami kong nakain kagabi. Kailangan ko siyang ma-burn ngayong araw. Bago ulit ako kumain, no? Let's go. Kaya nga, nasa brasagakan. Tama yan, magitutugtog pagkirala dyan sa basketball. Pagka-awad-awad. Nakul pa kong gibon eh. Yan. Nakul ka pang... Ate! First time ko ulit guys mag-motor. Dayo! Dayo, mag-isa lang. Kasi itong isang kasama ko, nagpa-practicum to, dito pwedeng istorbohin. Kawat-kawat tayo. Grabe. Wala pa talaga ako sa kondisyon guys. Bilis pa akong mapagod. Walang pa yung cardio na ginagawa ko. Siguro isali na natin. Or I think mas magandang isali yung plyometrics sa exercise natin. And then cardio. By the way nga pala, paalam na kayo guys sa buko. Tatanggalin na natin to. Baka bukas or next week tanggalin na natin yan guys. Kakalboy natin yan. So yan guys, yan lang nagtatapos guys yung simpleng vlog natin. Gusto ko lang pakita sa inyo na nakauwi na ako sa province. Start ulit tayo ng panibagong journey. Wala akong idea kung ano yung mga mangyayari. Ano yung mga mararamdaman ko. Ano yung mga sitwasyon na meron ako dito sa probinsya na haharapin. Kaya nandito ako sa court para kausapin din yung sarili ko. Mag-reflect. Ilabas yung pagod na nararamdaman ko from Manila sa biyahe. Para ramdam na ramdam ko siya eh. Diba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. So, it is what it is, diba? So, ayan. At least, maganda yung start natin. Maganda yung start sana. Or, hopefully, ay tuloy-tuloy yung momentum ng gantong klaseng habits na dinidevelop natin. Or gantong klaseng mga tawag dito, activities na ginagawa natin dito sa province. So yun lang, mamayang hapon try ko dumayo. Let's go. Pero hindi ko na yun i-vlog guys kung kasi dapat may edit ko na kaagad to guys eh. Diba? Kita-kita tayo guys sa bahay. Let's go. Hindi na pa nga tayo nasa bahay, nakapunta na nga ako sa ilog, nakaligo na ako dun guys, na i-release na natin yung negative na mga ini-enerhiya na sumama from Manila up to Bicol. So may hapon try natin dumayo kung wala akong gagawin. Pero kung may gagawin ako mamaya, hindi tayo dadayo ng basketball. So yan lamang guys, nagtatapos yung simpleng vlog natin. This is the day 2 ng pag-stay natin. So
Yan, kung gusto nyong abangan yung mga susunod na mangyayari, feel free to comment, like, share, and subscribe na lang sa ating YouTube channel. At road to 150 subs na tayo. Kasi 131 na tayo eh. 19 na lang. 150 na, di ba? So, let's go. Paabutin nyo na ng 150. Sunod 200. Sunod 300. Sunod million. Ay! Let's go. So, this is Rex Cervantes signing off again. So, see you to our next vlog. Let's go. Goodbye. Let's go. Let's go.